Yan. Tumuho po na sa kanilang pechay. Kay Mr. Seriaco Alvarez. At tingnan natin kung anong variety to. Ayun, pabito. Hyundai. Yo, what's up mga kaibigan? Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito, kararating lang po namin dito sa La Urnueva, Ecija. At umuwi rin po yung aking kababaryo. Kaya itong kanyang sasakyan, pinasuyo po sa akin na ipag-drive po siya. At absent po yung kanyang driver. Kaya nagkaroon po ng pagkakataong makauwi po siya dito sa La Urnueva, Ecija, mga kaibigan. Kaya pinag-drive po siya at nalaman niya po na uuwi ako dito. At sa Webes po, babalik ulit po kami mga kaibigan sa Manila. At ito nga po, pinangahanap buhay po itong kanyang sasakyan. At absent lang po yung driver niya ngayon at coding po bukas. Kaya nagbakasyon lang muna siya mga kaibigan. At bibigyan ko ng update sa mga pechay, kundi mamayang hapon or bukas titingnan ko kung malalaki na yung pechay nila Mr. Hernan Valdez, at papakita ko po sa inyo lahat yan. At pasensya na po kayo kung wala pong na-upload na buhay bukid. Salamat. Yan. At pupuntahan ko naman yung pechay ni Mr. Hernan Valdez na pang 12 days. Ayan mga kaibigan, at meron na ring abono. At meron na rin yung organic fertilizer. Ayan, makikita naman natin. Sabog tanim na pechay. Mr. Hernan Valdez. Oh. At nag-apply na rin po siya ng mga abono. At meron na rin yang organic fertilizer. Pang 12 days po mga kaibigan, itong kanyang pechay na sabog tanim. Mr. Hernan. Yun po yung kanyang kubo. Gumawa na rin sila ng kubo ni Mr. Hernan. Tingnan man natin. At wala po sila. Kaya tatanungin ko dapat si Mr. Hernan kung anong fertilizer yung kanyang in-apply dito. At ayan nga po, may mga fertilizer na po mga kaibigan. Abono. Tingnan natin. Pambito variety po yan. Tingnan natin.
natin. Oh. At dito naman sa kabila, titingnan ko po mga kaibigan yung kanyang sabog tanim na mustasa. Mustasa, mustasa. Ah. Pechay pa rin po ito. Yan. Tingnan natin. Dito tayo sa kabila. Titingnan ko yung kanyang mustasa. Ah, ito pa rin yung pechay. Yun ata yung mustasa niya. Ito na po yung kanyang mustasa. Ayan o. May mga fertilizer na po yan. Tatanungin ko sana kay Mr. Hernan kung anong mga fertilizer itong kanyang in-apply. Ay, makikita naman natin. Ayan po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang banos po itong kanyang sabog tanim na pechay at dalawang banos na mustasa. Ito na po yan mga kaibigan na pang 12 days. Ayan. Maganda itong kubo ni Mr. Hernan. Sana all. Dalawang banos. At saka limang banos na pechay. Yo, what's up mga kaibigan? Magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome to my YouTube channel, BLSD Vlog, Buhay Bukid. Ito po, pinuntahan ko po itong pechay at mustasa ni Mr. Hernan na pang 12 days. At yun nga po, nasabi ko sa inyong lahat na bibigyan ko kayo ng update dito kung malalaki na itong kanyang pechay at mustasa. At ito nga po, pinuntahan ko para may pakita ko sa inyong lahat. At ayan nga po, may mga fertilizer na rin po yan at organic. At tatanungin ko sana si Mr. Hernan kung anong fertilizer yung kanyang in-apply dito para malaman nyo rin po. At wala po si Mr. Hernan. Ito nga po yung naipangako sa inyo lahat. Shout out po sa mga Tigana, Subo, Batangas, Laguna at Metro Manila. Ayan. At papakita ko rin sa inyong lahat yan, yung kanyang mustasa. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa inyong suporta. Sa Webis po mga kaibigan, at babalik ulit po ng Maynila. At meron lang po akong pinag-drive na kababaryo ko, nakisuyo po. Kaya pinag-drive ko rin po siya. At kaya po nakauwi dito sa Nueva Ecija mga kaibigan.
kanyang mustasa ni Mr. Hernan. Oh, napakaganda eh. Pang 12 days. Tae ng manok. Ayan po yung tae ng manok.